Hello guys, welcome ulit sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na nagpapatay-patay. So ang model po pala nito ay Vivo Y33 or Y33S. So ang problema po nito ay nagpapatay-patay, hindi po siya nagagamit ng normal. So ang customer naman ito ay walk-in customer. Ayan guys, kung napapansin niyo po, naka-on po siya kanina. Kaso lang pag pindot pa lang ay nagpatay na siya. Tumerek po bigla. Namamatay-matay na siya. Hindi siya nagtutuloy kung hindi po siya salpakan ng charger. So ayan guys, sinalpakan ko siya ng charger dahil nagpapatay-patay lang siya. Nagre-restart-restart lang siya. So ang mga kaparehas po nito na model ay Y31, Y33, Y33S, Y20, Y21S. So halos po lahat ng Vivo na pag ganitong problema ay apply mo lang ang gagawin ko ngayon. So ayan guys, kung sinalpakan ko po siya ng charger ay nagtutuloy siya, napipindot. Kapag binunot mo yung charger ay namamatay siya. So ang sabi po ng may-ari ay pinacheck niya ito sa lugar nila. Ang gagawin daw, ipapaiwan ang cellphone. So sa mga ganitong unit guys ay hindi po dapat iiwan. So ganito lang, unang-una gawin natin, buksan muna natin lahat ang takip, tanggalin natin. So sa mga gustong matuto sa paggawa nito, sa mga nag-DIY, panoorin nyo po ang buong video. So unang-una, buksan muna natin. So ang yun po ang sabi na may-ari, walk and repair po ito, dinala niya ito at inantay. So inantay lang nila ng mailang minuto ay nagawa naman ito agad. Hindi na nila kailangan iiwan pa. Kasi ang sabi po niya, doon sa lugar niya, marami siyang pinapatsikan, papalitan na daw ng battery, iiwan, or gagawin daw na hindi niya pinapakita sa kanila. So sa mga ganito naman, problema, hindi na po dapat iiwan. So panoorin nyo po kung paano ko ito ginawa. Unang-una, na-remove muna natin yung takip. So plastic po ang takip nito. Wala pong delikado-delikado. Kahit bakbakin nyo yan or dire-diretso yan, hindi po yan nababasag. So ayan, ingatan nyo lang po yung fingerprint kasi yan po yung pinaka-importante dyan. Pag nagkamali po kayo dyan ng tas-tas ay possible na mapunit yan at hindi na po gagana ang fingerprint. So yun po yung fingerprint flex. Bago ang lahat, shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. So ayan, remove muna natin yung mga scroll lahat. Ayan, i-remove natin yung SIM holder. So hindi po natin maangat. Ayan, kung napapansin nyo po na walang charger ay nagpapatay-patay lang talaga siya. Hindi siya nagtutuloy. So marami pong mga model na kaparehas dito. Halos lahat po ng Vivo na nagpapatay-patay. Kagaya ng Y11, Y21S, Y21, Y20, Y17, Y15. Basta halos lahat ng Vivo na ganitong problema ay i-apply nyo ang video. So una-una, i-remove natin yung fingerprint. Panoorin nyo po kung paano ko ito ginawa. So marami pong kaparehas talaga dito na mga ganitong problema ngayon. So, ang dami pong nag-PM sa akin nito, kaya ko ito ginawaan ng video. So, siguro, nasa mga 20 na ang nag-PM nito ng mga ganitong unit na nagpapatay-patay na Vivo Y33, Y31, Y33S. Marami pang iba talaga. So, ang iba naman hindi ko na binibidyohan. So, ito lang yung Y33 muna ang nabidyohan ko. Para ma-share ko rin kung paano ito gawin. So, ayan, ang gagawin nyo po ay remove nyo po ang battery. Huwag nyo pong galawin ang motherboard kasi wala po sa motherboard ang tama nito. Unang-una, i-remove natin yung battery kasi nandyan po ang problema. Sa mga gusto naman mag-DIY nito, panoorin nyo po ang buong video. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang tigas po ng battery talaga niya. Hindi naman talaga sira ang battery. Maraming nagsabi na sira ang battery pero sa totoo, hindi po sira ang battery nito. 100%. Ito lang po ang gagawin nyo. Unang-una, i-remove nyo yan. Tatanggalin nyo yung mga plastic na takip niya mismo sa battery. Ayan. Meron po yung mga plastic na dikit. So, iangat nyo lang yan. Hanapin nyo lang po yung nasa ilalim ng battery niya. So, ayan. Inangat ko na yung mga nakatakip. So, ayan. Yan po yung hanapin nyo. Yan po yung fusible resistant. Removable po yan. Nasisira po yan kapag palaging nababagsak. At humihina ang resistance kaya ang mangyayari, nagpapatay-patay siya. So ang kailangan mo dyan para hindi na talaga siya magpapatay-patay, kailangan po yan tanggalin at i-jumper. So ayan, gumamit po ako dito ng tinga at ikot-ikutin nyo lang yan. Ayan, yan ang gamitin natin para matanggal ang fuse. At gamit po ako ng plugs. So sa mga nag-DIY naman, kahit walang plugs, pwede. At gumamit ako ng soldering dito na magandang soldering na ginamit ko, T12 po ang tatak. So, sa mga nag-DIY naman, pwede kayo gumamit ng 30 watts. At sa mga nag-DIY na walang gamit, pwede kayo bumili ng bagong battery pero iba na ang quality niya. Ngayon, kapag ito ginaya mo, ay grabe, sobrang kunat na po ng battery. Yan po yung pinakasira niya. Yan po yung fusible resistance. So, removable po yan. Pwede tanggalin. Pwede rin siyang i-jumper diretso. Ayan, ang ginawa ko dyan, pagdikitin mo lang ang bawat gilid,
para maging normal. So grabe, sobrang satisfied po talaga ang lahat ng nagpapagawa ng ganito. Pwede po siyang ma-overcharging. So ngayon dahil sa dami ko ng ginawa nito, dati hindi ko pinapa-overcharge, pero ngayon dahil sa mga sistema na nagawa ko at meron akong mga ganitong unit dito sa bahay at ginagawa ko, yung mga anak ko yung gumagamit, at laging na-overcharge, hindi naman lumulubo ang battery. So ayan, pwede nyo po itong i-overcharge 100%, hindi po siya lulubo. So ayan, kung napapansin nyo po, ang battery niya ay sobrang ganda pa talaga. Wala kang makikitang lumubo, lumambot, sobrang tigas pa talaga. Parang bandera mo, malakas at sobrang tigas sa umaga. So ang ginawa ko, binalik ko lang din kung ano yung pagkakaayos kanina. Napakasimple lang po ng ginawa natin. Wala po tayong pinalitan dito. Hindi nyo na kailangan palitan yan. Ang fusible resistant ay ground lang po yan. Kahit hindi mo yan palitan o ipagdikit mo yan ay okay lang yan. So hindi naman po yan totally fuse, kasi ang fuse meron po yung polarity. Kapag ipagdikit mo ay dapat hindi yan gagana. So pinaglolo ko lang tayo ng mga manufacturer. So kaya siguro nila nilagyan ng ganyan para pag in case pag-abot ng 1 year, 2 years at namamatay na ang inyong cellphone ay magbibili na naman kayo ng bago. So hindi ko po sinisiraan ang manufacturer na gumagawa ng mga ganitong cellphone. Pero nagtataka ako kung bakit sa mga Samsung model ay walang fuse ang mga battery. Possible na yun ang ginagawa nila para pag sakaling namamatay ang inyong unit ay pwede na kayong bumili ng bagong labas nilang cellphone. So hindi ko naman nila lahat, kasi hindi po lahat ng model ay mayroong mga fuse ang battery. So madalas lang po dito sa mga Tecno, Infinix, Vivo, Xiaomi, meron po talagang mga problema. Ayan, ang ginawa ko dito, nilinis ko muna siya, nilagyan ko siya ng double adhesive ang takip. So ganun lang po kasimple ang ginawa ko dito. Napaka-satisfied po talaga ang lahat po na nagpapagawa ng ganito. Huwag po kayong matakot dahil ang mga ganitong gawain ay ito talaga ang magbibigay sa iyo ng magandang serbisyo. Hindi na po talaga sasakit ang ulo ninyo. At kapag ganitong pagkakagawa, sobrang kunat na po ng battery. Maraming nagsabi na, babasa ko sa mga comment, na delikado daw. Hindi po yan delikado, kasi sa motherboard pa lang ay meron na yung fuse. Ang problema lang naman dito ay yung pinaka-ground fuse, fusible resistant ng battery. Sa mga replacement battery naman, wala namang fuse yan, hindi naman sumasabog. Ayan, kung napapansin nyo po, naikabit ko na lahat at i-charge ko. Ayan, lumabas ang charging percentage, ibig sabihin normal na po yan. Wala na pong, hindi ko na ginamitan ang charger nung inon ko, kasi kanina kapag walang charger ay hindi po siya nagtutuloy. Hanggang bibulugo lang siya, paulit-ulit lang. Ayan guys, kung napapansin nyo po, nagtuloy na siya. 100% satisfied po talaga ang may-ari nito. Nung inantay nila ay grabe po ang pasasalamat nila dahil nagawa agad ang kanilang cellphone. Umabot lang po ng 20 minutes ang paggawa nito at umuwi silang masaya. Gamit po ito ng anak ng may-ari. So ayan, hanggang ngayon, magwa-one week na po ito. Wala po akong nabalitaan na may problema. Ito po ay back to normal. So ayan, gumagana na ang camera. Kasi sa mga ganitong problema, kapag i-camera mo siya, palakasan ang volume, i-on ang data, or mag-scroll-scroll ka lang, manood ka ng mag-games-games ka lang, ay mamatay na. Kung napapansin niyo po, ang volume po niya ay hindi po nakataas dahil namamatay po yan kapag nakataas. So marami pong ganitong problema. Talaga, hindi lang po sa Vivo, sa Infinix, madalas po yan may problema, at sa Xiaomi. So ayan guys, normal na po siya, wala na pong sakit sa ulo. Sobrang saya po ng nagpapagawa nito. So ayan guys, normal din po ang charging, wala na siyang problema. Yun lang guys, sana nakakuha po kayo ng kunting idea kung paano gawin ang biglang nagpapapatay-patay na cellphone. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat.